Umaga pa lang ay maririnig na sa labas ang bunganga ni Aling Marites. Nakapulang duster, bagong kulot ang buhok at may hawak pang walis tingting. Iritang-irita si Joshua dahil dun. Laman na naman kasi ng usapan nila ang tungkol sa kanyang ina. Hoy mga mare! Nakita ko kahapon si Isabel. May kasamang ibang lalaki. Panimula ni Marites sa mga kasama. Kahit galit ay pinili pa rin makinig ni Joshua sa usapan. Nagtago pa nga siya sa ilalim ng bintana. May nakita akong lalaki kahapon at alam mo ba, nag-abot ng pera kay Isabel. Sinasabi ko na nga ba, tama talaga yung hinala ko noon pa. Napakalandi talaga ng babaeng yan, mare. Kung kani-kaninong lalaki na lang pumapatol. At saka hindi na talaga siya nahiya. Ang kapal talaga ng mukha niyan. Nagpapakahirap sa ibang bansa yung asawa niya. Tapos siya, naririto, nagpapakasarap lang sa ibang lalaki. Hindi napigilan ni Joshua ang pagkulo ng kanyang dugo. Wala kasing katotohanan ng mga binitawang salita ni Aling Marites. Ang totoo, ama niya mismo ang nagluloko sa ibang bansa kaya hindi na ito nakakapagpadala sa kanila. Palibhasa ay may Amerikana itong kinakasama roon at doon na nito inilalaan ang lahat ng oras at panahon nito. Mukhang nakalimutan na nga yata sila nito. Kung hindi pa nila nabalitaan na may ibang babae na kalaguyo ang kanyang ama doon sa Amerika, marahil hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila sa sinabi nito na nagkasakit daw ito roon at hindi muna makapagpapadala ng pera. Mabuti na lang at may ilang mga kaibigan doon na kanyang ina na nagmamanman sa bawat kilos ng kanyang ama kaya nalalaman nila ang ginagawa nitong panluloko. Nais man niyang sumbatan ang sariling ama ay hindi naman niya ito tuluyang magawa dahil bukod sa hindi ito tumatawag ay hindi na rin ito makontak. Ewan ba niya kung pinapatayan ba sila ng telepono o nakablock ang kanilang mga numero upang hindi makarating dito ang kanilang tawag. Kaya naman, ang nanay niyang si Isabel ay napilitang lumapit sa mga kamag-anak at kaibigan para doon makautang ng pera para maipanggastos sa araw-araw. Hindi kasi sapat ang kinikita niya bilang dishwasher sa isang restaurant kaya nagtutulungan silang mag-ina para makalikom ng pera. Hindi na pwedeng magtrabaho si Isabel dahil may sakit ito sa puso at madali nang mapagod. At ang lalaki naman na sinasabi ng mga chismosang kapitbahay na siyang nag-aabot ng pera kay Isabel ay isa lamang palang kaibigan nito na nagmamalasakit sa kanila at kusang nagpapahiram ng pera. At wala namang mali siyang nakikita roon si Joshua. Alam naman ng lalaking iyon na may asawa na si Isabel. Wala itong ibang turin sa kanyang ina kundi kaibigan lamang talaga. At iyon ang isang bagay na hindi alam ni Aling Marites. Wala kasi itong ibang ginagawa kundi ang magchismis ng buhay ng may buhay at manira ng tao. Pagkatapos nilang pag-usapan ang kanyang ina, ibang tao na naman ang nilait at pinagchismisan ng mga ito. Oras na naman na. Silakbo. At ito, mga mare, itong si Robey. Ay naku, may boyfriend na pala. Walang hiya talaga yung baklang yan. Hindi na nahiya sa sarili. Alam mo ba, diring-diri talaga ako sa mga bakla at saka sa mga tomboy. Para sa akin,
ay mas malala pa sila talaga sa cancer tsaka sa HIV. Abot hanggang langit ang boses ni Marites. Kahit yata mga lamang lupa sa kailaliman na ay magigising sa lakas ng boses niya. Matagal na rin siyang nagtitimpi kay Aling Marites kung tutuusin. Sa katunayan pa nga'y ilang beses na niya itong binalak na kumprontahin para itigil na ang paninira sa kanyang ina, pero pilit lamang siyang inaawat ni Isabel. Anang ina, huwag na raw siyang gagawa ng anumang bagay na mas lalong magpapalaki lang sa gulo. Alam naman nilang dalawa na walang katotohanan ang inilalabas ng bibig ni Marites tungkol sa pamilya nila, kaya dapat hayaan at huwag na lamang daw itong patulan. Kung hindi lang dahil sa kanyang ina, ay matagal na niyang pinatulan ang Ali kahit mas matanda pa ito sa kanya. Hindi na kasi nahiya ang Aling ito. Pag-uusapan pa talaga ang kanyang ina sa harap mismo ng bahay nila. At ewan ba niya kung sinasadya ba ito ng matanda para lalo silang inisin at patulan. Doon sa lugar nila, karamihan sa mga chismosa ay nagsisimula sa pangalang Marites, Susan, Karen at Arby. Halos lahat ng Marites na nakilala niya ay matabil ang dila, mapanghusga, mahilig gumawa ng kwento at hindi yata nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi nakakapanakit ng damdamin ng iba. Itong si Marites Bautista lang na naninira sa kanyang ina ang pinakamatindi at pinakamadaldal. Ito yata ang nagkalat ng virus sa ibang tao na may pangalang Marites, kaya ganoon na lamang sila kadaldal. Isang araw nga, nakasalubong niya mismo si Aling Marites sa palengke. Nagtaas ito ng kabilang kilay nang makita siya. "Hoy Joshua, ano yan nasa tenga mo? At bakit may hikaw ka? Bakla ka na ba?" "Hindi po." "Bakit? Babae lang ba ang pwede maghikaw?" "Aba, sumasagot ka pa? Ay, nasaan ang nanay mo?" "Nasa bahay po, bakit?" "Ah, nasa bahay pala. Palibhasa, nakatanggap na naman ng pera sa sugar daddy nyo, kaya nagpapasarap na lang ng buhay, ano?" "Walang galang na po, Aling Marites. May sakit po ang nanay ko, kaya nagpapahinga siya ngayon sa bahay. Kaya ako muna ang namamalengke at magluluto dahil hindi pa niya kayang kumilos. At saka bakit nyo naman po nasabi yan sa kanya? Sino po ba kayo?" "Aba, at sumasagot ka pa talaga? Lubog na nga kayo sa utang na gagawa mo pang magmalaki sa akin ngayon? Hoy, para sabihin ko sa iyo, may utang ang nanay mo sa kapatid ko." "Ibang klase rin ang nanay mo, ano? Alam kasi niyang hindi siya makakalapit sa akin, kaya sinasamantala niya ang kabaitan ng kapatid ko." "Ay, pakisabi na lang dyan sa nanay mo na magbayad siya ng utang dahil marami naman siyang nakukuha sa ibang lalaki niya, no?" "Huwag po kayong mag-alala. Ako mismo magbabayad noon sa susunod na sahod ko. Pakisabi na rin po sa kapatid niyo na maraming salamat sa kabaitan niya. Sana huwag siyang magbago at sana huwag siyang gumaya sa inyo." "Mabuti pa nga yung kapatid niyo ay marunong umunawa ng tao at hindi mahilig mangialam sa buhay ng may buhay. Sana ganun din nga po kayo eh." "Walang hiya kang bata ka. Adik! Mga adik lang lalaki naghihikaw sa tenga. Sarap mong ipakulong para mabawasan na naman yung mga adik dito sa bansang ito." At hindi na lang niya sinagot ang Ali kahit nang gagalaiti na talaga siya at nangangati na ang dila niya para patulan ito. Pinigilan niya ang kanyang sarili na makagawa ng eskandalo sa gitna ng palengke, kung kaya't agad ay tinalikuran na niya ito at naglakad na papalayo. Habang pauwi si Joshua, bigla siyang nakakita ng umaatikabong barilan sa daan. Isang lalaki ang tila nakatakas sa tinahabol ngayon ng mga pulis.
Ang bilis nitong tumakbo, ngunit ilang sandali pa ay nabaril ito ng isang pulis. Bumulagta ang lalaki sa harapan niya at kitang-kita pa niya ang pamumula ng mga mata nito na animoy na putukan din ng mga ugat. Ilang saglit lang, bigla itong humawak sa kanya at kinagat ang kanyang binti. Napasigaw si Joshua at nabitawan niya ang mga pinamili. Pakiramdam niya 1,000 karayom ang bumaon sa binti niya. Sakto namang dumating ang mga pulis sa mismong kinaroroonan nila kaya pinaulanan muli nila ito ng bala hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Halos hindi rin makapagsalita si Joshua dahil na rin sa labis na hilakbot. Iyon kasi ang unang beses na nakarinig siya ng totoong putok ng baril at sunod-sunod pa. Dagdag pa ang labis na pananakit ng kabilang binti niya dahil sa kagat ng lalaki. Pasensya ka na iho, kumuntik ka pang madamay. Matagal na kasi naming hinahanap ang lalaking ito. Bakit? Sino po ba yan? Maya-maya'y tugon niya habang idinadaing pa rin ang sugat sa paa. Aswang ang lalaking yan. Nagulat si Joshua sa narinig. Kung kaya't na pa. Po? Na lamang siya. Marami nang napatay ito sa kabilang bayan. Nagpapalipat-lipat lang ito sa iba't ibang lugar. At mabuti nga't nadali na namin ngayon eh. Hindi na ito makakapaminsala pa. Hindi alam ni Joshua kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Medyo sarado kasi ang isip niya pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Pinilit na lang niyang maglakad kahit medyo masakit ang binti at hindi niya akalaing magkakasugat siya dahil lang sa kagat ng lalaking iyon. Kinabukasan, boses na naman ni Marites ang nagpagising kay Joshua. Namumugto pa ang mga mata niya dahil sa puyat. Hindi siya nakatulog agad kagabi dahil sa labis na pananakit ng binti niya. Ngayon naman ay pinasakit pa ng bunganga ni Marites ang kanyang mga tenga sa bagong chismis na isinisiwalat nito sa mga kasama. Tragis na yan. Nanganak na pala si Berna, mga mare. Nakita niyo ba yung bata? Ay, Diyos ko po. Ang pangit. Ang itim-itim. Nagmana dun sa tatay niyang may lahing, ano ba yun? African? Walang iya talaga yan si Berna. Mag-aasawa na nga lang ng foreigner. Eh, yung African pa kasi. Ang tanga talaga nito ni Berna, mga mare, ano? Pipili na nga lang ng ganun, hindi pa sulit-sulitin. Bakit hindi na lang Amerikano para gwapo at matino ang itsura? Pero kung sa bagay, pangit din naman kasi si Berna, no? Kaya wala ring papatol na Amerikano sa kanya kahit yung matinutinot gwapo. Pero grabe talaga yung anak niya. Maganda talaga, tingnan nyo na lang. Bisitahin nyo siya doon at nang malaman ninyong kasing it team ng halimaw yung anak niya. Wala na lamang imik si Joshua habang naririnig ang paghahasik ng lagim ng dila ni Marites sa labas. Tahimik lang siyang nagliligpit ng higaan habang ang ina naman ay nakaupo sa isang tabi at nagpapahinga. Inay, musta na po ang pakiramdam ninyo? Medyo okay na ako, anak. Ay nako, Nay. Magpahinga pa rin po muna kayo at huwag na muna kayong magkikikilos dito. Ako na lang po ulit mamamaling at magluluto mamaya, ha? Sige, anak. Maraming salamat. Wika ni Isabel at napangiti na lamang.
Habang naglalakad sa daan, biglang sumumpong ang sakit ng binti ni Joshua. Laking gulat niya nang makitang dumudugo na naman ito. Hindi lamang yung normal na pagdurugo, kundi yung malakas na tagas ng dugo. Doon nga'y napilitan siyang bumili ng band-aid sa tindahan para takpan ang pagdurugo ng sugat. Tinalian pa niya ito ng kanyang panyo para siguradong wala ng dugo na tatagas. Pagka-uwi sa bahay, ay doon pa lamang niya tinanggal ang pagkakabalot nito. Laking gulat niya nang makitang nilalabasan ng mga itim na uod ang kanyang sugat. Masuka-suka siyang nagtungo sa banyo at binuhusan ito ng tubig. Tiniis niya ang hapdi at agad din namang nawala ang mga uod. Nabawasan din ang pagdurugo. Doon nag-alala si Joshua. Agad ay naaalala niya ang lalaking kumagat sa kanya. Ayaw niyang maniwala sa aswang, pero sa nangyayari sa kanya ngayon ay parang gusto na rin niyang magbago ng isip. Paano kung may katotohanan nga ang sinabi ng mga pulis na aswang ang lalaking iyon kaya nila hinabol at pinatay? Paano kung sa kanya naipasa ang pagiging aswang nito dahil lamang sa kagat nun? Ano na lamang ang magiging kapalaran niya kung maisalin man sa kanya ang dugong aswang ng lalaking iyon? Ang daming katanungan ang umikot sa isipan ni Joshua ng mga sandaling iyon, ngunit hindi naman niya mahanapan ng konkretong kasagutan. Gabi. Naalimpungatan si Joshua nang maramdaman ang labis na pananakit ng sugat sa binti. Nilingon niya ito. Laking gulat na lamang niya nang makakita ng isang itim na sisiyo na inaamoy ang sugat niya. Napaatras siya at lumingon sa bintana. Nakalimutan niya iyong isara kaya marahil ay doon nakapasok ang itim na sisiyo. Pero ang katanungan niya ay kung saan naman ito nagmula at bakit nito inaamoy ng ganoon ang sugat niya. Ilang saglit pa'y biglang tumalo ng sisiw sa kanya. Muntik na siyang mapasigaw pero bago pa mangyari iyon ay nakapasok na sa kanyang bibig ang sisiw. Nais man niyang sumigaw ay hindi niya magawa sapagkat hinarangan ng sisiw na iyon ang paglabas ng tinig niya. Halos bumaligtad ang sikmura ni Joshua nang maramdaman ang unti-unting pagpasok ng itim na sisiyo sa kanyang lalamunan. Bahagyang sumikip ang dibdib niya at napalabas ng kwarto. Sinikap pa rin niyang huwag lumikha ng ingay para hindi rin magising ang inang natutulog. Pagdating sa banyo, ay doon niya sinubukang isuka ang pumasok na sisiyo pero ayaw na nitong lumabas. Tila dumiretso na ito sa kanyang tiyan kung kaya't ganun na lamang ang kabog ng dibdib ni Joshua. Ano na lamang ang mangyayari sa kanya pagkatapos nun? Hindi nagtagal, tila nawala siya sa kanyang sarili. Wala sa loob na lumabas siya ng bahay at hindi na pinigilan ang nararamdaman sa loob ng katawan. Habang siya'y nakapikit at nakatayo sa sinag ng buwan, doon ay unti-unting nagsilabasan ang makakapal na balahibo sa kanyang katawan. Mabilis na tumubo ang matatalim na pangil sa kanyang bibig at unti-unting namula ang kanyang mga mata. Humaba rin ang kanyang mga kuko at nagbago ang hugis ng kanyang muka. Natagpuan na lamang ni Joshua ang sarili sa bagong kaanyuan.
hating aso at hating tao na may kakayahang tumakbo ng ubod ng bilis. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam siya ng labis na gutom. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hininga kapag hindi nakakain. Nang makita ang isang aso na gumagala sa daan ay mabilis niya itong dinakma at nilamon ng buhay. Hindi na nakagawa pa ng kahit na anong ingay ang aso. Walang kalaban-laban na nagkasya pa ang kalahati ng katawan nito sa bunganga niya. Nilunok niya ang munting aso sa isang subuan lamang. Makikita pa ang pagwawala nito sa loob ng kanyang tiyan, ngunit hindi nagtagal ay binawian rin ito ng buhay. Hindi pa nakontento si Joshua sa isang aso. Lahat ng mga natagpuan niyang ligaw na hayop na nakasalubungan niya ay nilapa niya at kinain ng buhay. Hanggang sa sumapit ang madaling araw, nagbalik sa dati ang kanyang anyo. Subalit sa pagkakataong iyon ay wala siyang maalala sa mga naganap. Hindi niya alam kung ano ginagawa niya sa labas ng bahay, kung kaya't napatakbo na lamang siya papauwi sa kanila. Kung kailan sumapit na ang umaga ay doon pa lang niya naalala ang nangyari kagabi. Hindi rin siya makapaniwala sa lahat ng kanyang mga nagawa. Tunay nga ang sinabi ng mga pulis na bumaril sa lalaki na kasalubong niya sa daan. Isa nga itong aswang at dahil sa pagkagat nito sa kanya, ngayon taglay na rin niya ang dugo ng isang mabangis na aswang. May trabaho si Joshua ng araw na iyon kaya pilit niyang ibinaling sa iba ang kanyang atensyon. Naisipan niyang mamayang gabi na lang po problemahin ng lahat. Pagka-uwi niya sa hapon ay naabutan niyang nagsasagutan sa harap ng kanilang bahay si Aling Marites at ang kanyang ina. Kitang-kita niya kung paano itulak-tulak ng ali ang nanay niyang halos hirap na ngang huminga. Sawang-sawa na ako sa bibig mo, Marites. Ilang taon na akong nagtitiis sa paninira mo sa akin. Sanay na ako sa mga panglalait mo sa akin pero kung pati anak ko idadamay mo at sasabihang adik, ibang usapan na yan. Hinding-hindi ko hahayaang siraan mo rin ang anak ko. Nanahimik yung bata. Wala din siyang ginagawang masama sa'yo. Eh, totoo naman talagang adik yung anak mo eh. At ang talim ng mga mata ni Marites. Saan ka ba nakakita ng lalaking naghihikaw? Eh di ba mga adik lang ang gumagawa nun? Sa Tondo marami ako nakikita mga lalaking adik na naghihikaw sa tenga, ilong at mag-isa dila. Ay, walang pinagkaiba roon yung anak mo. Walang hiya ka! At sinubukang manlaban ni Isabel pero biglang sinumpong ang sakit niya sa puso. Nanikip ang kanyang paghinga at unti-unting bumagsak sa lupa. Doon pa lang napalapit si Joshua at inalalayan ang kanyang ina. Pwede ba? Umalis na po kayo! Ano ginawa niyo sa nanay ko? Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko kayo mapapatawad. Nanggigigil na sigaw ni Joshua kay Aling Marites. Sa pagkakataong iyon ay hindi nakasagot ang ali. Maging ito ay hindi inaasahan ang pagsumpong ng sakit sa puso ni Isabel. Nang hindi pa rin magkamalay ang babae ay isinugod na siya ni Joshua sa ospital. Doon na sila nagpalipas ng gabi. Subalit kinabukasan, nagulat na lang siya sa ibinalita ng doktor. Na cardiac arrest daw ang kanyang ina habang wala siya kanina. Ginawa naman daw nila lahat pero hindi nila naisalba ang buhay nito. Labis ang pagtangis ni Joshua nang makalapit sa katawan ng ina. Mahigpit ang pagkakayakap niya rito habang paulit-ulit na isinisigaw kung bakit siya iniwan.
hanggang sa burol ni Isabel sa kanilang bahay ay wala pa ring patid ang pag-iyak ni Joshua. Inawat na nga siya ng mga kapitbahay dahil muntik na niyang maiyakan ang kabaong. Dito ka na lang muna, Joshua. At pinaupo siya ng isa sa mga kaibigan ni Isabel na sa pagkakataon ding iyon ay naghihinagpis. Huwag mong iiyakan ang kabaong ng nanay mo, ha? Baka mahirapan siya makatawid sa langit. Lalong-lalo na ang kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon ay tuluyang nilukuban ng galit si Joshua. Agad sumagi sa isip niya ang ginawa ni Marites sa kanyang ina. Hindi aabot sa ganito ang lahat kung hindi inaway ng aling iyon ang nanay niya. Dahil sa bagong dugo na naisalin kay Joshua, hindi na niya napigilan ang maging masama. Pagsapit muli ng bilog na buwan, nagtungo siya sa lugar na walang tao at doon ay nagpalit ng anyo. Inakyat niya ng gabing iyon ang bahay ni Aling Marites. Nang makapasok sa loob ng bintana ay hindi na niya ito hinayaan pang makadilat. Habang mahimbing ang tulog ng ali ay ibinaon niya ang kamay sa bibig nito at pagtaas niya sa kamay ay hawak na niya ang putol na dila ng ali. Sunod niyang dinukot ang puso nitong mainit-init at tumitibok-tibok pa. Nilamutak niya muna ito bago tuluyang isinubo. Binalatan pa niya ang mukha ng ali gamit ang matatalim niyang kuko at sinigurado niyang hindi na ito makikilala sa tindi ng pagkakalapa niya roon. Magmula noon, lahat ng taong may pangalang Marites sa kanilang lugar ay pinapatay niya at pinuputulan ng dila. Isang tao lang ang nagkasala sa kanya pero nadamay na pati ang iba. Hindi na napigilan ni Joshua ang paglukob ng kadiliman sa buo niyang pagkatao. Iba talaga ang naidudulot ng dugong aswang. Kaya nitong gawing masama ang kahit na sinong tao. Tulad ng gabing iyon, isa na namang babae na nagngangalang Marites ang sumisigaw sa loob ng kanyang tahanan habang kaharap ang hari ng kadiliman. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.